Okay, hello mga ka-business. Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat. San man sulok kayo ng mundo, san sulok ng digdig man kayo naroon. So, pasensya na kayo sa boses ko. Medyo may sipon po ako. At talagang gusto ko lang mag-vlog. Gusto kong hindi ko alam kung anong way ang dapat kong sabihin. Kasi ang tagal-tagal ko na ding hindi nakakapag-upload ng video para sa inyo mga ka-business. So, gusto ko talagang gumawa ng video kahit medyo masama ang aking pakiramdam. Ayan, medyo ngongo pa ako. Katulad nito nga, memes na ito ni Ding Dong Dantes. Talagang natawa ako dito sa memes ni Ding Dong Dantes na to. Na, Siningnong Nantes. Ayan, bagay na bagay sa akin dahil medyo ngongo yung aking boses. So, ayan siya. Tawa talaga ako ng tawa dyan sa memes na yan. So, nakakatawa pero hindi dapat talaga ginagawang biro. Kaya lang, syempre, karamihan talaga sa ating mga Pinoy, parang konting kalabit lang sa'yo, nakikiliti ka na, natatawa ka na. So, karamihan talaga sa atin, masayahin talaga tayong mga Pinoy kahit marami tayong problema. Yeah! At ito pa po yung isa. Tawa din ako ng tawa dito sa picture na to. So, ito may mga lumalabas po ito sa Facebook. So, kung minsan, alam niyo kung minsan, may mga nauuso na pag binrowse mo, yun ang makikita mo. Puro yun na lang at puro yun. Parang ngayon, yung tala. Wala ka nang nakitang iba, kundi puro tala. Talaga, pag binrowse mo yung cellphone mo, nag-browse ka ng ganyan, makikita mo yung mga nagtatala dance challenge. Browse ka ulit. Meron na naman, iba na naman. Hanggang pati ikaw, gusto mo na ding magtala. Pero ako, tinry ko, pero nahirapan talaga ako. Hindi ko kaya yata yan. Tala dance challenge na yan. So, ayan yung memes na to ni Ding Dong Dantes. Ay, hango sa pelikulang King Kong Dantes. So, ayan, si Ding Dong, ginawa nilang si King Kong Dantes. Ayan. So, alam ko itong mga picture na ito ni Ding Dong, parang kinuha nila dun sa picture niya na na model yata siya ng bench, naka-underwear lang siya dito. Tapos, ginawa nila ng mga memes, kung ano-anong memes. Katulad nitong itong memes na to. Ding Dong Guantes. Tawa ako ng tawa dyan sa kay Ding Dong Guantes. Dahil yung guantes, nilagyan nila ng picture ni Ding Dong. Siyempre, nakakatawa talaga. Tapos, yung isa, Ding Dong Dentist. Yeah, may Ding Dong Dentist. Dalawa yung nakuha kong Ding Dong Dentist. Yung isa, meron siyang stethoscope. Pero mukha namang hindi gumagamit talaga ng stethoscope yung mga dentista. Hindi ko alam sa gumawa ng memes na to kung paano niya naisipan na mag-stethoscope yung dentista. Pero meron naman din na isang picture na nakuha ko. Eto, medyo makatotohan ng dentista. Kasi yung isang Ding Dong Dentist, nakahubad. Meron ba namang dentista na nakahubad, tapos naka-stethoscope? Pero nakakatawa pa rin, kahit ganon. Kasi nga, may stethoscope. Yun ang nagdala doon, yung stethoscope. Eto pa yung isa. Ding Dong Harness. Ito talaga yung picture niya na naka-underwear siya na talaga siya, na model siya ng bench yata dito. Tapos, ayan, nilagyan nila ng harness at ginawa nila ng memes na Ding Dong Harness. So, ang utak talaga ng Pinoy kung minsan kung ano-anong naiisip, kung ano-anong ginagawa sa buhay, mga walang magawa sa buhay. So, ayan, ginawa nila ng memes. Ang dami nilang nagawa. Meron pang isa. Ito, si Ping Pong Dantes.
Ito naman si Pingpong Dantes, may hawak na, ayan, nagpipingpong siya dyan. Kaya naglalaro siya ng pingpong, kaya siya siguro tinawag na Pingpong Dantes. Tapos meron naman Dingdong drum set. So nilagay naman siya dun sa mga drum set, dun sa instrument, kaya naging Dingdong drum set. Ito pa yung isa. Si Ching Chong Dantes. Ginawa siya talaga ditong Chinese. In-edit nila yung mata na para siyang chinito. Ginawa nila ng memes na mukha siyang Chinese. Kaya siya naging Ching Chong Dantes. Nakakatawa tong mga Pinoy na to talaga. Oh, walang magawa sa buhay tong mga ito. So, meron pa akong, may isa pa akong nakita. Parang ano yata to, Dingdong Sunset naman yata to. So nilagay lang siya sa isang araw sa loob ng bilog na parang araw siya, tapos yung picture nila in-insert para maging Dingdong Sunset. Ang daming naiisip ng mga Pinoy, puro naman kalokohan. Manong medyo makabuluhan naman sana. Pero kasi kung minsan din yung tayo, kapag nag-Facebook, naghahanap din tayo kung minsan ng pamparelax, pampatanggal ng stress. Eh, kung minsan, syempre, pag nadaan yan sa wall natin, matatawa din tayo dahil nga kung ano-ano yung mga memes na naiisip nila na pag dumaan sa wall mo, talagang tatawa ka talaga, so medyo marirelax ka ng konti. Mababawasan ang stress mo talaga. Kasi ako talaga, tawa ka ng tawa dito sa mga memes na to. Meron pang mga lumalabas na mga memes na hindi si Ding Dong. Parang meron akong nakita si Marian eh. Hindi ko lang, tsaka si Liza. Pero sa-search ko yan, titingnan ko ulit. Tapos, aabangan nyo, antayin nyo lang para makita nyo din kung ano-ano yung mga memes na ginawa nila sa iba pang mga artista. Nakakatawa, nakakaloka. At, marirelax mawawala yung stress mo dito sa mga memes na to. Hindi ko lang din alam kung dito sa mga nag-upload na to ng memes na to, kung bakit naman si Dingdong Dantes at naka-underwear pa yung ginamit talaga nila na picture niya dito sa mga memes na to. So, pati yung dentista na nakahubad talaga. Wala naman siguro yung dentista na nakahubad. So, pero nakakatawa din, may point din siya. Kasi ginawa niya ng memes na mukhang dentista. Kahit hindi mukhang dentista dahil dun sa stethoscope niya. Nakakatawa. So, yun. Meron pang isa, si Dingdong Dantes. Ibig sabihin, tapos na yung kanyang test, exam. Pero mukha din siyang hindi nag-exam kasi nakahubad pa rin siya. Wala lang. Tawa lang ako ng tawa dito sa mga memes na to. At gusto ko lang i-share din sa inyo para baka sakali din na ma-relax kayo ng konti. Medyo tangayin muna yung hangin yung ating mga problema kasi yan naman hindi dapat tinatambayan naman yung mga problema. Ang problema po natin, so pasensya na po, medyo hirap talaga akong magsalita. Medyo masakit ang aking lalamunan at ang halata naman siguro din medyo sa boses ko na medyo ngongo ng konti. So ayan, problema, hindi dapat tinatambayan yan, so dapat dinadaanan lang yan, mga ka-business. Hindi dapat tinatambayan at lahat ng problema, may solusyon yan. So, huwag mawala ng pag-asa. Think positive lang, lalo ngayon, 2020 na. Lagi natin, alam nyo mga ka-business, totoo yung kasabihan na mind over matter. Kasi minsan madalas talaga dapat iniisip mo puro positive. Kasi pag nag-isip ka ng positive, tingnan mo, madalas
nagiging positive. Pero pag negative ang inisip mo, talagang nagiging negative talaga. So, kailangan always think positive. Laging good vibes dapat. So, 2020 na, kailangan lagi na tayong masaya. Yung mga problem natin noong 2019, iwanan na natin yon. So, 2019, sama na natin sa mga kuwitis na lumipad, sa mga paputok na sumabog. So, ayan, at maraming salamat muli sa inyong panonood. So, thank you sa mga ka-business ko na lagi sumusubaybay sa akin. Maraming salamat sa inyo. Sana lagi kayong mag-stay at lagi kayong manood. At thank you again sa inyong lahat. Bye-bye!